Kung hindi ka naman nag-ipon, anong gagamitin mo for the next year? Kagaya ng nangyari sa ABS-CBN. Yeah, yeah, diba? Yeah. Oo. Ngayon, tsaka isa pang advice ko, yung ano... Cheers! Cheers! Welcome sa aking channel. Kasama ko si Ate Joanne. For this video, pag-uusapan natin kung ano yung mga natutunan namin sa crisis na ito. At kung gaano tayo or kami kahanda. Handa ka na ba? Ayun, handa ka na ba? Oo nga, sa buhay natin, kailangan nating maging handa. At kung ano ba yung pinagdadaanan natin, kailangan nating mag-isip din kung paano tayo mabubuhay o kung paano yung magiging buhay natin after this pandemic. Kaya tonight, I will help Brother Jason kung paano kami naging handa sa ganitong sitwasyon. I-share ko lang yung yung sharing namin nung last Wednesday sa Bible group namin. Kasi yung pinag-usapan namin na kung gaano tayo kahanda or ano yung mga bagay na natutunan during pandemic. Ang natutunan ko during pandemic hanggang ngayon naman is pandemic pa rin. Is yung kailangan natin talaga magtipid. Magtipid kasi hindi natin alam kung hanggang kailan mangyayari itong pandemic na to. Hindi natin alam kung hanggang kailan matapos. Kasi kung gastos lang tayo ng gastos, ano ang magagamit natin sa susunod pang buwan? Kung sana kung alam natin kung ang pandemic na to is 1 month or 2 months, okay, is ready tayo. At kung kailan? Oo, makakapag-save na tayo ng pera for 2 months or 1 month. Yun, kailangan natin magtipid talaga. Yung tipid talaga, yung number one na paghanda na natutunan ko during the pandemic. At saka, is number two is yung sinabi ko is repent. Diba? Yung mag-repent na tayo kay Lord na yung parang isuko mo na yung buhay mo para sa Kanya. Kasi kailan ka pa magre-repent? Kailan mo pa ibibigay yung buhay mo sa Panginoon? Kasi lalo ngayon sa pandemic is hindi na natin alam kasi ang dami nang nangyayari. Gusto ko mamabuhay. Diba? Sa natitirang oras sa buhay mo, ano yung importanteng gagawin mo? Ang naisip ko is to repent nga talaga. Kasi sa ganitong nangyayari talaga, paulit-ulit tayo sa sabi, so ganitong nangyayari talaga is, diba, hindi mo na alam eh. Kaysa mag-i-enjoy ka, diba, sa ginagawa mo sa buhay mo. For example na lang, since 3 months is naka-lockdown, diba, ang usually ang ginagawa ng mga Pilipino or ng iba is to celebrate. Kasi first time na nakalabas in 3 months eh. Gusto kong mag-inom, gusto kong mag-disco. Pero ang iniisip ng iba, kagaya ko is parang mag-praise ka na lang kay Lord. Thank you kasi safe ka. Amen. 'Di ba? Yun yung naisip ko, 'di ba? Para sa akin. Ako. Pero kaya sa mga nanonood, mga kababayan, o saan man panig ng mundo, hindi naman po namin na sasabihin nyo, doon amin. Kaya wala pa yan, yung gano'n. Kasi nobody knows nga, kasi sasabihin nila, rapture na, or end of times na, end of the world na. We don't know, kasi yung para sa akin, yung end of the world, or katapusan na natin, is yung kamatayan na hindi naman natin matatakasan. Kahit sino, hindi natin matatakasan. Pupunta at pupunta tayo doon, hindi natin alam kung kailan. Oh. Yun lang. Kaya ang masasabi natin, don't waste our time giving our life to our Lord Jesus Christ. Kasi napaka-importante yan na sa buhay natin ngayon. Kasi alam nyo po, yun nga nasabi ko din na, kaya nasasabi ko naggalit si Lord sa atin kasi kaya niya tayo pinapalo. Kasi mahal niya tayo. So what we can do is to mag-back tayo sa Kanya, magbalik loob tayo sa Kanya. Nang sa ganun is, baka maawa-awa pa siya ng konti. Yun.
importante din yung ipon kaysa sabihin nyo na, kung mag-ipon ka, pupunta na si Lord. So, hindi nga natin alam kung kailan. No. Kaya we need to be ready financially, emotionally, and our spiritual life also. Oh, kaya sana kung alam natin na for by the end of this year is okay na. Kung hindi ka naman nag-ipon, anong gagamitin mo for the next year? Ako. Di ba kung hindi ka mag-ipon, yun yung pinopoint. Kagaya nung nangyari sa... kagaya nung nangyari sa ABS-CBN. Yeah, yun. Di ba? Ngayon-ngayon lang. Kasi, ang dami nang nagagalit. Ang dami nang nagre-reklamong mga artists, mga media, lahat ng mga workers ng mga ABS-CBN kasi nagre-reklamo sila. Kasi wala daw silang trabaho. Ibig sabihin, hindi sila naging handa. Oo, hindi sila ready. Kasi nga, kung nag-ipon man sila, nag-ipon sila sa previous na mga work nila, mga sahod nila, is parang okay lang. Hindi sila magsasabi na, ganito-ganyan. Kasi ready na sila. Kasi hindi mo talaga alam kung kailan ka mamawalan ng trabaho. Kaya ang mas magandang gawin is to be ready. Kaya ano pa man mangyan, basta maging ready ka. Ayun, di ba? Kasi kung sa mga artista nasabihin, oh, syempre, matayog ka ngayon. Kasi syempre, kasikatan mo. Mm-hmm. Parang inisip mo na hindi ka agad-agad babagsak. Pero nga yung nangyari ngayon, nag-close na agad. Oo. Di ba? Kaya siguro, karamihan naman sa mga nagre-reklamo, yun yung mga walang pera. Yun yung mga walang naipon. Takot sila. Nakon, oo. Takot, kaya ngayon, sabi ko nga sa unang vlog ko din na pag ganun ang nangyari, happy later, pobre later. Ay, happy now, pobre later. Tapos, later, problema na ng gobyerno na naman. Oh, so, okay. Sorry to hear that. Pero, yun po yung masakit na katotohanan sa ating mga Pilipino na hindi po natin ugaling nakahanda lagi. Hindi po tayo nababahala sa kung anong buhay kasi nakasandal tayo sa ating gobyerno. Minsan nga, gobyerno na rin ang nasisisi natin kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito. Ngayon, diba sinisisi si Duterte bakit nagsara ang ABS-CBN? Anong alam niya? Ewan ko. Siguro meron din, pero wala na tayong dapat na tignan kung mali ang ginawa niya kasi kung bakit nagsara, may rason. Yun na lang po ang isipin natin kasi may batas naman po tayo. Ibig sabihin, kung nagsara, may nangyaring anomalya or whatsoever. Kaya huwag po tayong magalit sa kung sino-sino kasi huwag po tayong mag-judge din kasi hindi naman po maganda yun. Compare dito kasi sa Israel is habang nagtatrabaho pa sila, habang malakas pa sila, is nire-ready na nila yung mangyayari sa kanila for the future. Mm-hmm. Kaya tignan nyo yung mga matatanda dito, yung mga elder, is tignan nyo ang buhay nila. Di ba, napakasarap na kukuha sila ng mga caregivers nila, sasahuran nila ng napakalaki. Pero sa Pilipinas, ikaw ba kukuha ng caregivers, sasahuran mo ng malaki? Di ba hindi kaya? Yun yung pinapoint out namin dito na ready. Maging ready. Oo, sila is sobrang ready sila sa nangyayari. Kasi nag-ipon na sila, parang pagdating ng araw, hindi na sila magsasandal sa gobyerno. Yung sinabi nga niya, na hindi na sila magsasandal sa mga anak nila. Hindi nahihingi o magmamakawa. Kung may ibigay ang gobyerno sa kanila, thank you pa din. Oo. Magiging handa sila. At laging, nandyan din naman ang gobyerno nila na matuloy kahit saan bansa naman nagpumunta sila para tumulong. Ibig sabihin, yun yung laging handa. Hindi nila masasabi na, wala kaming maitulong kasi walang-wala. Ibig sabihin, may naipon sila, ano man ang naipon nila, ano man ang maibigay nila, yun, nagpupunta sila kahit saan. Yung mga mayayaman, ay si Sarah o hindi, di ba? Si Sarah Hieronimo, ay Sarah, sana nanonood ka, please, panoorin mo kami. O si Sarah Hieronimo, hindi yan nagre-reklamo kasi nga, ano siya, marunong siyang mag-manage ng pinagpaguan niya. Kahit na, yung issue nila ng mami niya, wala na tayong pakialam doon, paala sila doon. Basta, yun nga, ready silang mag-asawa. Nakon. Edo po sila, Sarah. Yeah, Sarah from the start. Yeah. Advice ko lang din, paano tayo maging handa? Ang una nating gagawin is, palitan natin yung lifestyle natin. Number one. Oo, kasi tayong mga Pilipino, yun nga, bili ng mga gusto natin. Yun nga, laging saya muna. Tapos kapag may problema, gobyerno na naman. So, kung ibahin natin yung lifestyle natin, kung dati is
palabili tayo, ganyan-ganyan. Ngayon, matuto tayong mag-ipon una. Yun nga sasabihin namin, mag-ipon. Tapos yung magkaroon ng emergency fund. Tapos iwas sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Huwag tayong lumabas kung hindi naman kinakailangan. Huwag kumain. Kung dati kumakain ka sa restaurant ng every sahod, every month, let's say every month, why not ikat natin ng 6 times a year na lang. Ganon, para tingnan po natin kung may maipon ba tayo o wala. Kasi ako, ganon lang ginagawa ko. Kahit na bayad na lahat, sabi ko nga dati, 50 shekel, 500 o 600 pesos na lang ang naiwan sa akin. Yung natitira na yun, inilalagay ko sa ipunaryo ko. Nung pagdating ng araw na kailangan ko, yun nabugod ko. So, yun ang kagandahan na magkaroon tayo ng money management. Diba? Yung emergency fund. Nakon? Nakon. Kaya ako, masasabi ko na dumating yung pandemic sa buhay ko, ay ready ako. Nung mga 3 months akong nawalan ng trabaho, I thank God kasi may mga tumulong naman. Pero at the same time, hindi naman ako humingi sa gobyerno na, oh, wala ako, ganito, ganyan. But then, nanahimik lang ako kasi alam ko sa sarili ko na mayroon pa naman ako. Sabi ko nga, yung mga tumutulong sa akin, or mas maganda na lang na itulong ko din sa iba, yung mga nakuha ko. Kaya ganun ang nangyari sa buhay ko. So, pag ganun po ang nangyayari kasi sa atin, kapag natuto tayong tumulong din sa iba, kapag ready tayo at meron tayo, yung blessing kasi, pumapasok at pumapasok pa din. Yun. Yun yung isang sikreto ng may money management. Kasi kapag marunong kang magbigay, papasok yung blessing sa'yo. Pero nga nang sinabi ko, I'm very grateful and thankful din. Kasi kung nakita nyo yung mga vlog ko, sabi ko nga sa sharing time namin na parang kinawaan ako ni Lord gawa ng ginawa kong pag-deliver, kung ano-ano mga trabaho ang pinasok ko. So ngayon, sa panahon ng pandemic, binigyan niya ako, parang inilagay niya ako sa safe na place pa. Yun yung bonus doon. May safe place, tapos may sahod pa. Nakon? Nakon. Kadag ko lang yung sinabi kanina, huwag bumili-bili ng mga gamit. Huwag kang bibili ng mga gamit na hindi mo naman kailangan. Oo. Kasi iba yung kasi yung iba kailangan kasi yung mga sa needs tsaka sa want. Tsaka isa pang advice ko yung ano, magkaroon tayo ng self study about on how paano tayo kumita. Hindi lang yung iisang income para nang sa ganun mas madali tayong makapag-ipon. Isipin natin kung saan tayo magaling. Nakon. Itong mga sinishare namin is from the other mentor or na nagbibigay ng encourage, ng nagbibigay ng mga webinar, mga ganyan. Umaten po kasi kami ng ganun. Kaya we're happy to share you na maging ganun din kayo. Nakon. Una, magkaroon tayo ng self-study sa panahon ng pandemic kung saan ba tayo magaling. Kung magaling tayong mag-sale. Kung magaling kang mag-sell, may internet, how to sell, ganon, mag-research tayo. Kailangan ng tagalaba, tumatanggap ako ng mga labada, yung mga ganon. Isa na yan sa kasabihan na kung gusto may paraan. Nakon. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun lang. Gamitin natin yung kamay natin para maging daanan ng pagpapala. Kasi nandito sa ating mga kamay yung gusto natin, yung mga pangarap natin, hindi sa ibang tao. Yun. Tsaka yung kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang gawa. Lagi naman may awa si Lord eh, kung ikaw naman mismo na hindi ka gumagawa. Kung nandiyan ka na ganyan ka, Lord gusto ko nang magka-kotse, Lord gusto ko nang malaking bahay. Kung natutulog ka naman, hindi naman niya ibibigay kung hindi ka naman deserving. Kaya nga magtrabaho tayo para bigyan din tayo ni Lord na baka sakaling maawa. Parang sa tatay lang, kung ang anak mo ay nag-aaral ng mabuti o naging first honor, di ba nire-regaluhan? No. Di ba? Parang ganun lang yun. O kung ang anak mo is mabait,
hindi nanganakit, hindi masulpol, ano man tawag doon? Tigas ang ulo. Hindi matigas ang ulo. O di ba may reward, yung mga ganon. Kaya ganon din tayo kay Lord. Kung nakikita niya na mabait tayo, mabuti tayong tao, pasasalo ba't hindi tayo bibiyayaan? Dapat. Tsaka dagdag ko pa na yung mga nagsasabi lagi na hindi naman tayo mahal ni Lord. Yun lang yung sinishare na hindi naman tayo mahal ni Lord. Huwag mong sabihin yan kasi sobrang mahal tayo ni Lord. Kasi ang nangyari kasi napapansin ko tayo mismo ang lumalayo sa Kanya. Kasi si Lord andiyan lang yan eh. Andiyan lang siya eh. Ikaw mismo ang lumalayo sa Kanya. Kasi kung once na lumapit ka sa Kanya, pagiging ka at pagiging ganyan. Kasi kung ikaw naman ang lalayo sa Kanya, diba? Paano niya maririnig yung mga hiyanain mo kung hindi mo naman siya kinakausap? The best way to talk with Jesus niya sa amin is to pray. Ako, dagdag ko lang doon. May nabasa nga ako yung chinyan ko na galit ka kasi you love that person. Parang ganun din. Parang si Lord galit siya sa atin kasi He loves us. Ganun. Gusto lang niya na maitama yung mga ginagawa natin. Kasi nga sabi nila, yung opposite daw ng angry is love. Basta huwag po natin isipin na hindi tayo mahal ni Lord. Mahal na mahal niya po tayo. Kaya nangyayari ang lahat ng bagay na ito. Kasi makikita naman natin sa Bible na mangyayari ang mga ganitong paganapan. Okay. Even before, kahit sa Bible, nangyayari na rin ang mga ganitong tahedya. Kahit yung mga 13th century, 15, 19, ganyan-ganyan, nangyayari na. So, ibig sabihin, may gusto lang ipahiwatig ang Panginoon sa atin. Kung ginawa niya noon, kasi nga siguro matitigas ang ulo, gagawin din niya ngayon kasi nga matitigas na rin ang ulo natin. Parang walang stagnant na mabuti. Baga pa ganun. Kaya nakikita niya siguro na marami ng mga masasama. Ganun naman eh, kung sa babasahin natin sa Old Testament, pag nakikita niya na dumadami na yung masama, talagang nililipol niya. Diba? Ganun kasama na magalit si Lord. Kaya pag dumating yung ganitong trahedya, yung sabi nga namin nung una na, we must be prepared. Yun lamang. Anda ka na ba? Na namin tatapusin ang video namin. At kung may mga idea pa kayo kung ano yung mga natutunan nyo during pandemic, comment lang po kayo. Comment. Tsaka kung ano yung mga paghahanda na ginawa ninyo, comment nyo lang po sa comment box. Babasahin natin sa susunod mo na vlog. Oo, babasahin namin yung mga paghahanda ninyo, yung mga comment nyo. O anong nangyari sa buhay nyo? Uh-oh. Anong nagbago sa buhay nyo sa panahon ng pandemic? Oo. Ano yung na-realize nyo? Ang dami na. Diba? Ano yung na-realize nyo? Yun the best. Ano yung na-realize nyo? Ay, sayang, hindi ako nakapag-ipon yung parang ganun. O, diba? So, happy to share you all of this kasama ako ni Jason. Thank you. Salamat. Sana alam namin na dadating yung time na may matututunan talaga din kayo sa And guys, at kung nagustuhan nyo ang video namin, hit the like button at kung hindi naman, i-like nyo pa rin. yung ganon. Ay, hindi. Ganon pa din ah. Walang ganon. Diba? I guess hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless you. Bye-bye.